Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyog to ng COVID Bible School. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay pinakamahirap makita ang sarili. Pinakamahirap makita ang sarili. Maminamahal, misa nga po kung anong malapit sa atin, ito po ang ating hindi makita. Halimbawa po ang salamin natin, di ba? Kumisan, nakasunod na pala o nakasabit, ating hinahanap pa. Tuloy yung maminal ito tukos sa ating mga kasalanan. Alam po natin, nangyari po sa Juan Kapitulo 8, diyala po ng mga eskriba at mga pareseyo sa ating Panginoong Yesus ang isang babaeng nahuli sa pangalo niya. At sinabi sa kanya sa verse 4 and 5, Guru, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangalo niya. Sa mga ganyan, ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? At sumagot si Kristo, dahil sa kanilang patuloy na pagkatanong, sa verse 7, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. At sa verse 9, sabi po roon, sila'y umalis isa-isa hanggang walang naiwan kahit isa. Mga minamahal, alam po natin ang kasalanan ay kasalanan at dapat hindi ito konsentihin. Kaya sabi ng Panginoong Yesus sa babae sa verse 11, humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Ngunit mga malamaring aral po rito ay higit natin naikita ang kasalanan ng iba kaysa sa iyong nating kasalanan. Hindi kayo ito po ay dahilan na napakaraming mga taong interesado na magbasa at mag-usisa ukol sa kamalian, kasalanan, pagbagsak ng mga taong kinikilala at ginagalang. Kaya mga minamahal, bago nga tayo magtuwid sa iba, atin munang suriin at tuwirin ang ating sarili. Dahil po ayon sa nga sa Biblia, pati may kita at maalis ang puwing na iba kung may nakaharang ng malaking kahoy sa ating mga mata. Kaya mga minamahal, atin munang hatulan ating sarili ngayon upang hindi na tayo hatulan sinaharap na ating Panginoon. Maraming salamat po.